kailangan na i-sharpen ang mga fingernails dahil ang squirrel ay kanina pa silang dalawa nagtititigan. Kumakain ang squirrel, kaya lumabas na ako. Boring na yung pusa. Gusto nang lumabas eh. Boring ka na, Silver? Tinatanaw ko sila sa balcony. Nagtititigan sila, tapos ang daming mga ibon sumasalimbay-salimbay kay Silver. Hindi mo na palalabasin kasi kumakain pa yung squirrel. Uuna-unahan sila dyan yung dalawang wood pigeons. Tapos mga maliliit na mga ibon, pati yung narhi. At ang squirrel, pati yung mustarastas. Kaya dito na muna si Silver sa ano, sa terrace, para makakain muna ang lahat bago siya lalagyan ng tali at gwardiya na naman siya sa garden. Ang daming ibon nanggigigil, naririnig ko yung ano, panggigigil ni Silver ng kanyang mga ngipin. Pero ano, hindi naman niya ano hinuhuli yung mga ibon. Magkakalapit nga silang dalawa eh. Ano lang, yung nanggigigil ng lang siya, tapos yung mga ibon naman, hindi naman natatakot sa kanya. Ayan na naman. Silver, ayan ang squirrel, oh. Ayan. Ang laki na, ang ganda ng balahibo na, makintab na. Nagpalit na kasi, oo, ready na siya. Ready na siya. Matalim ang ano niyan, Coco Silver, at saka mga ngipin niyan. Oh, nakakagat niya yung matigas na ano, na acorn. Ayan, o dito sa anong ibon, dito sa aking ulo. Napaka hindi mailap yung mga ibon kasi get used na sila sa amin ba. Ayan ako, andun sa gilid. Tinitising nila si Silver, minsan apat na ibon yan dyan. Sa gilid, sa sulok-sulok, ayan na. O, bumabalik yung squirrel. Very alert din kasi yung ano, yung squirrel na yan. Konting kaluskos lang. Tumatakbo. Ang bilis. At yung dalawang wood pigeons, yung malalaking ibon, nasa taas ng puno, humuhuni-huni. Kasi lumipad sila dahil nakita nila nandyan si Silver. Tapos yung squirrel. Ayan. Mamaya pang ano, padilim-dilim, babalik yun para makakain. Pabayaan na natin muna, Silver, ha? Na mabusog yung squirrel. Hayaan na muna natin kumain bago ikaw lalabas. Kasi galing na rin sa labas si Silver eh, natulog yan dyan sa ano? Sa garden, natulog sa carpet niya. Ayan, pabayaan na muna ng kumain, Silver. O yan ako, nanggigigil na siya. Pabayaan na muna. Kung bukas yung pinto na yan, naghabulan na silang dalawa yan. Mabilis ang squirrel. Napakabilis umakyat yan sa puno eh. O, may ibon sa gilid. Dalawang ibon. Yeah, very, ano, very busy ang aming pusa. Ayan o. Kung saan-saan lumilingon kasi ang daming ibon. Yan. O. O, yan ako. Naku, nag-sharp na ng ano, ng kanyang kuko. Pag nag-sharp ng kuko na ganyan, ibig sabihin, nanggigigil yan. Yan ang mga ibon. Gusto mo hulihin yung ibon? Oh. Kumbaga, pinapatalim niya yung kanyang mga kuko para ano, ready siya na ano, lumaban. Eh kaso, lumilipad ang ibon, palangga. Tapos ikaw may tali ka pa. Kasi mga palangga, house cat lang itong pusa namin. Scotishfold cat. Hindi pwede na bitawan. Kapag ilalabas talagang may tali talaga siya. Kasi ano siya, takot siya sa tao. Kaluskos lang. Kami lang yung kilala nito eh. Kagabi nagkaroon ng nervous na naman yan eh. Nang nervyos. Kasi ano na yan, routine na nila na
lalabas kapag gabi mga bandang alas 10 para ano wala nang gaanong mga ano, mga tao na naglalakad o di kaya mga aso na mga nilalabas ng kanilang mga master. Tamang-tamang paglabas nila sa gate, dumaan naman yung kapitbahay na may malaking aso. Tapos nagkahol-kahol na, ninerbiyos. Pariho silang na-shock, yung aso tumakbo din. Tapos itong si Silver Pusa namin tumakbo din sa loob ng bahay. So very disappointed kagabi. Ayaw na niyang lumabas ulit. Yun, nandoon na. Silver, dito na sa ano, taas ng apple tree yung ano, yung squirrel. Tapos nang kumain, yung dalawang malalaking ibon na naman ang susunod. Tapos ito mga palangging. Nangunguha na siya ng ano, ng mga tuyong balat ng apple tree. Malambot na kasi. Kaya pala ano, nakakalbo yung mga sanga. Ito pala si squirrel yung ano, yung naghuhubad ng mga balat ng sanga ng ano, ng apple tree na ito. Patay na kasi itong apple tree. Dalawang taon na yan na ano, na patay, hindi na nagdadahon ba. Baka ano, may failed yung ano, yung kanyang mga roots sa ilalim o di kaya yung soil. Ayan, puno na yung bibig ng squirrel ng mga balat ng kahoy, mga sanga-sanga. Dadalhin niya yan, gagawa ng pugad niya yan eh. Pero parang malaki ang tiyan niya, no? Baka buntis ito eh. Baka buntis. Kasi ang laki ng tiyan niya. Kaya ano, talagang dapat pakainin talaga namin. Kasi nakakaawa ang mga wild animals. Dapat bago mag-autumn, bago lumamig na naman, matataba na sila at malalaki para may panglaban sila sa very long winter namin. Siyempre nakatira sila sa kalikasan, tapos panay snow lang. Ang ano lang, ang cover nila, mga dahon lang ng mga pine tree na hindi dumidilaw sa ano, sa autumn. So, ayan. Nangunguha na siya ng ano, ng mga balat dyan. Gagawa ng pugad ito. Nakakatuwa talaga panuorin. Kaya dito sa aming backyard, palaging may pagkain. Ayan. So, maraming salamat ulit sa inyong panunood. Mga beautiful people in the world. See you again next time. God bless. And